Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng decomposer box. Gamit ang maliit na box lang. Requirements nga pala para gumawa ng decomposer box, kailangan outdoor siya. Outdoor room, kailangan ano, bukas yung malayang makakapasok yung hangin para hindi siya mangangamoy. So, ayun, may nagawa na akong decomposer box. Papakita ko sa inyo kung gaano kaliit. Maliit lang siya. Kailangan mo lang ng lupa. Doon mo ibabaon yung mga gulay, kadagirang gulay, na hiniiwan-iwan ng maligit. So, ayan yung box na ginawa ako. So guys, kailangan nga pala natin ng lupa, ha? Soil. Lagay dyan sa box na yan para dyan natin ibubuhos itong mga lima ito. Ayan yung mga tira-tirang gulay, balat ng patatas, kung ano-ano pa. Basta biodegradable siya. Magtunaw o na-decompose siya mabilis lang. So ayan, napansin nyo, mayroon dyan kangkong, hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Balat ng patatas. Ayan. Princess Sarah, pinalatan mo na ba ang patatas? Tapos, ayan. Yung mga tira-tirang gulay. So, ayan siya. And then, huwag natin kalimutan yung pinaka importanteng ingredients dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, kailangan talaga siya ng bulate. Kailangan natin ng bulate para to decompose, kasi ang bulate siya yung main ingredients to decompose everything in this world. Ang tawag dyan ay earthworm. So, kailangan siya andyan para mas mabilis ang decomposition ng ating garbage. So, ayan siya. Huwag kalimutan, bulate. I love bulate. I love you, baby. Sorry. Nasa camera ka. Thank you so much. So, let's see. Ibabaon lang natin to. Halo-halo. Halo-haloin natin. Yan lang. So, kailangan siya outdoor room, ha? Ayan. Pansin mo. Open space siya. Kasi kailangan niya ng hangin. Yung malayang hangin na nakakalabas-masok. Kahit konting araw, importante rin yung araw to decompose everything in this planet Earth. So, that's it. Napakaliit lang nito guys. Siguro mga ano lang. 4x4? Mga 4x4 inches lang siya. So, pwede na. At least yung mga tira-tiran yung gulay, hindi kaya sa kusina nyo, instead na itatapon nyo, gawin nyo ng organic para makapag-gardening pa kayo. Then, pwedeng gamitin to sa organic farm. Like, pag nagtatanim ka ng oregano, aloe vera, saka kung ano-ano pa mga indoor plants, nagagamit ito. Sasasalain lang natin to pag na-decompose na para matanggal yung mga bato-bato. So, kailangan din kasi mga bato-bato na yan to decompose. So, yan sa mga pinakamahalagang ingredients maliban sa bulate. So, yan na. Sa ngayon, then we'll wait for a month or a week. Madi-decompose na yan agad. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe. You're all awesome. Thank you so much. So guys, titingnan na natin yung ini-compose natin ng mga tira-tirang gulay, kung ano-ano pa. So, ito yung decomposer box ko. So, ayan na siya. After how many months? Ayan na siya. Decomposed na siya. Mga 1 month lang siya, decomposed na siya. So, that's it. Ngayon, pag ginamit nyo yan, halimbawa, ilalagay nyo na sa mga paso nyo para pagtaniman nyo ng halaman, kailangan sasalain nyo yan gamit ang
diba, ganitong pansala, pwede na yan. Para lang matanggal yung mga bato-bato. Kailangan din kasi yung mga bato-bato yan to be composed. So, ayan. So, that's it. Ayan, guys, pakita ko nga pala sa inyo kung gaano lang siya kaliit yung decomposer box ko. Actually, ano lang siya, sa ilalim lang siya ng lagayan ko ng aircon. Ayan. Since walang aircon, walang pambili. Nasira na yung aircon. Ayan, yun lang, yung ilalim niyan, lagayan siya ng aircon. Ngayon, bakante yung taas. So, ginawan ko ng box. Para nga sa decomposer box. Sa kakapanood ko ng YouTube. Saka sa Google, kumukuha ko ng ideas. Ayan. Ayan. Nabuo ko yung decomposer box. Sa outdoor room siya. Ayan. Paulit-ulit kong sinasabi na outdoor room ha, or di kaya dyan sa veranda nyo, o basta naiinitan siya o nahahanginan para hindi magiging kulog yung decomposer box nyo. So that's it again. Once again, thank you for watching. Please click share, like, and subscribe for more videos. Informative videos from Ancient Magos Tribe channel. Thank you.